Okay, so guys, kanina 5:42 PM, naka-receive ako ng message from 2882. Nagulat ako kasi ito yung message. Sorry, your balance is insufficient to complete the transaction. And kanina 5:42 PM, nag-message. Tapos 6:01 PM at saka 8:14 PM. Same messages lang po lahat. And syempre, kapag makaka-receive ka ng ganitong text message, dalawa lang yung ibig sabihin yan. It's either ikaw na GCash user or GCash account holder nag-try na bumili ng something online or kahit sa store, pero walang sapat na funds yung inyong GCash wallet. Pangalawang reason, another person or ibang tao nag-try, nag-attempt na gamitin yung iyong GCash info or GCash MPIN or GCash MasterCard para bumili ng something online or kahit sa store, pero yun nga lang, hindi nag-push through kasi walang laman yung GCash wallet mo. So obviously, hindi yung first reason yung dahilan kasi wala akong ginawang purchases today with GCash, as in wala akong ginawa with GCash today. Siguro yesterday, yes, gumawa ako, meron akong transaction, pero yun ay parang nilagyan ko ng funds tapos trin-transfer ko lang din kasi kailangan, pero hindi ako nag-iwan ng pera or wala akong ginawa today, to be honest. So, nagulat na lang ako may message na ganito. Pero, actually, honestly, guys, hindi na ako ganun ka nagulat at hindi na ako ganun ka kinabahan. Right? Siguro kasi alam ko na walang laman yung pera, I mean, yung GCash wallet ko. Right? So, wala talaga silang makukuha dun kahit na piso. I only have 5. Baka gusto nilang kunin yung 4. O gusto nilang kunin lahat. Okay lang. Pero, anyway, ayun, tumawag ulit ako sa 2882 at ito yung sinabi nila sa akin. Ako kanina na 5:42 PM po. Makikita niyo po ba sa system ninyo kung ano po yung transaction na gusto kong gawin kaninang 5:42 PM? Opo, may nag-attempt po ba, ma'am? Yes po, kasi wala naman akong ginawa sa GCash ko, pero naka-receive po ako ng text message from 2882, sabi na sorry, your balance is insufficient to complete the transaction. Tapos, ayan, dalawang message na ganyan. Tapos, 6:01 PM din. Ngayon lang din to. Ayun, ganun pa rin, same message. Tapos, 8:14 PM, tatlong message na same ganun, na insufficient nga. Kasi wala naman talagang laman din yung GCash ko ngayon. Pero ma'am, wala po bang nakakalam sa inyong MPIN? Wala kasi, nung last na tumawag ako, kaka-change ko lang ng MPIN nun eh. Opo. So, pwede po bang mag-change kayo ulit, ma'am? Baka po may nakaalam po. Okay po. Sige po. Opo. So, i-check ko muna, ma'am, ano po yung trinay po in a tempo na transaction. So, sorry to hear that what happened, ma'am. Ha? No worries po. I try po my best na ma-check dito yung ano po yung in-attempt kanina na ginawa na transaction. So, ma'am Mylene, i-verify ko muna tong account niyo, ma'am, para po ma-open at ma-check po yung transaction. Okay lang po ba? Okay, sure po. Opo. So, ano po yung kompletong pangalan na niregister nyo sa GCash? Mylene. Okay, wait lang po ah. Kailan po ba i-hold ko muna 1 to 2 minutes para ma-check nito? Okay, sure po. Opo. Thank you, ma'am. Stay in the line. Ano po yung in-attempt po? Nag-purchase po ba kayo online? Hindi po. May MasterCard po ba kayo, ma'am? Oo, pero hindi ko na siya ginagamit kasi nung last time kasi, tumawag din ako kasi nagka-problem din. Parang may gusto ding mag-hack. And then, sinabi ng representative na na-hack. I mean, parang ginamit daw yung, ano ko, yung GCash MasterCard ko. Tapos sabi niya na i-deactivate niya daw yung GCash MasterCard ko. Padadalhan niya daw ako na panibagong GCash MasterCard. Opo. So, hindi ko alam. GCash MasterCard ko pa rin yung ginamit? Opo. Online transaction po yung mga pinurchase, ma'am. Pero hindi po siya nag-completed. Rollback po siya. Mm-mm. Mga kasi, magkano po yung mga amount po? May 4,949, 696,159. Mm-hmm. Opo, may 1,155, ma'am. Pero hindi po siya nag-push kasi yun nga po yung balance niya po. Opo. Ah, okay. Pero lahat online. So parang alam niyo po ba kung saan po? Like Lazada po ba or something? Check ko muna dito, ma'am. Wala po talaga, ma'am. Online lang po yung naka-indicate dito, ma'am, na initiator po. I see. MasterCard po, opo. Pero wala po naka-indicate kung ano po yung pinurchase po.
I see. So, akala ko po kasi na-deactivate na po yung aking GCash MasterCard. Kasi sabi po ng rep niya, na i-deactivate niya. Huwag ko na daw gamitin kasi i-deactivate niya. So, paano po yun? Hindi pa pala na na-deactivate? May nag-tiktak po sa Google sila sa true email, ma'am, sa inyo po, regarding for that. Bali, yung instruction na sa akin, punta ko ng GCash na app, and then yung parang may instruction sa baba, tingnan ko muna yung GCash ko, ha. Pag-open mo yung GCash, wait lang po, ha. Ayun, may help center, yung before ka maglalagin, tinap ko yung help center kasi yun yung instruction niya, tapos, doon ko nilagay yung screenshot ng back-to-back ko na GCash MasterCard. Yun yung request niya, eh. Saan ba dito? Basta dito yung may yung pwede ako makapag ayun, yung need to report an issue, I think. Opo. Diyan po ako naglagay or nag-send nung screenshot nung back-to-back ko na GCash MasterCard kasi sabi niya i-deactivate niya. Opo. So ma'am, yung sa kasi makakatanggap po through email din, so i-check niyo po yung email niyo, ma'am, mag-feedback kayo doon na may nag-a-attempt pa rin po sa inyong account po na mga online transaction po. Mm-mm. So ngayon, later po. Opo. So ito po yung ticket number, ma'am. I-attach din po dito na nag-report na po kayo dito. So i-check niyo po yung email, ma'am. Okay po. Opo. So ito po, 892-3946. Okay, 892-3946 po. Opo. So activate na nga po ba talaga yung aking GCash MasterCard or hindi pa? Ano so, i-check nyo na lang po yung email, ma'am. Mag-feedback naman po sila doon. I-check nyo po doon. I-clarify nyo po doon sa email po. Ah, so hindi mo malalaman? Opo. Kasi may naka-handle kasi dyan, ma'am. Hindi po kami po. Matagal po kasi yung yung feedback, yung investigation. Ang tagal po. Opo. Akala ko po kasi na-deactivate na, like for example, pag magsisend ka ng screenshot, yung kanina, I mean, yung last time, hindi ko alam kailan pa yun eh. Pero nag-send ako kaagad, nung the moment na kausap ko po yung rep, ganun, nisend ko habang kausap ko siya. Opo. Yun. So, opo, kung sino po yung nakausap niyo po, ma'am, i-clarify niyo po sa kanya, mga, kasi sabihin niyo po, may nag-a-attempt pa rin po. Kung na-deactivate po ba niya yung MasterCard niyo po. Siyempre, hindi ko na po alam kung sino po yung kausap ko. Pero nag-i-email naman po yan sila. I-check niyo na lang po yung email niyo, ma'am. May GCash po dyan na nag-i-email po. Okay po. Opo. I-try niyo po, ma'am. I-attach niyo po yung ticket number niyo po, ma'am, na binigay ko para po ma-check nila yung documentation.